video ay gagawa tayo ng laham maglubay. Yan, nag-prepare na ako ng marinated na laham. Minarinate ko na siya sa mga seasoning. Ayan, tapos ito naman yung igigisa ko siya sa sibuyas at saka sa kamatis. Yan ang unang procedure natin na gagawin. Ngayon naman, nagpapainit ako ng kaldero para ilagay natin yung mantika para mag-gigisa na tayo ng laham. Ang meat na ginagamit ko ay meat ng sheep. Ayan, kunting oil lang ilalagay natin. Tapos guys, ayan, una-una, maglagay tayo niyan. Ayan, ayan ang ingredients. Tapos after nun na mag-isa siya, separate din to siyang patatas. Ipiprito natin. At saka may kamatis pa rin siya. At saka sibuyas. Ganun ang pagkiwa, circle. Ipiprito ko siya, isiparate natin kasi para mamaya ilagay natin sa ilalim ng kanin pag iginawa na natin ang laham pag natapos na natin yung meat na lutuin. Ayan guys. Ayan guys, nalagay ko na yung sibuyas. Ayan, ngayon i-add na natin yung mag-add tayo ng garlic. Kunting garlic lang guys kasi ayaw ng amo ko yung masyadong maamoy na ng garlic. Ayan. Tapos dito naman kasi dito kumpleto na sa seasoning, mayroon na rin siyang garlic powder. Naglagay na rin ako. Tapos ilalagay na natin, isusunod na natin yung kamatis. Haluin lang natin guys. Ayan guys. Tapos after nun, ilalagay na natin yung ibang seasonings pa. Ayan, yung darsin, yung paminta, at saka yung ano yung tawag nito? Cardamom, ayan. Dito wala akong nilagay na seasoning kasi lahat ng seasoning nandito na sa meat, may narinate ko na siya. Ito guys yung ito yung version ko na paggawa ng laham magluba. Ayan. Tapos ilalagay na natin yung meat. Ayan. Ito siya ang sheep meat. Ayan, haluin lang natin. Ayan guys, natapos ko na siyang hinalo. Naglagay ako dito ng sa may marinated ko na siya na meat. Naglagay ako ng yogurt. Naglagay ako ng kisbura. At naglagay ako ng salt and curcum or turmeric na tinatawag sa English turmeric. Sa Arabic kasi ang tawag natin namin dito sa turmeric is curcum. Ayan, tapos naglagay na rin ako ng another ingredients. Ayan guys, ngayon ay prepare ko na rin, ipiprito ko na rin yung takpan muna natin ito. Takpan muna natin. Magprito ako ng patatas na naman guys. Ayan nga guys, magpaano lang tayo dito sa natin. Mag-ready tayo na para doon sa patatas. Ayan. Ipiprito natin yung patatas guys. Mag-add tayo ng oil. Ayan guys, habang naghihintay tayo doon sa mantika na uminit, haluin muna natin yung karne dito na ginisa natin. Ayan. Ito kasi matagal to siyang pakulian kasi matigas yung meat. Kaya mamaya na ako mag-add ng water. Itong water na lumabas ay water ito ng meat. Kasi para manuot lahat ng mga seasoning, hindi muna ako mag-add ng water, mamaya na. Takpan lang muna natin. Ayan. Ayan guys. Siguro mainit na siya. Hindi pa siya mainit. Try natin ang isang patatas. Hindi pa siya mainit. Ayan guys, uminit na siya. Ako kasi pa nagpipito, gumagamit ako ng ganito kasi ayoko matalsikan ng mantika. Sobrang sakit kaya pag natalsikan ka ng mantika, kaya nagagamit talaga ako ng ganito. Ayan guys, hintayin lang natin na mag-golden brown yung patatas. Ayan guys, after ng prito, ayan, nag-golden brown na siya. Ganyan lang siya. Ganyan lang ang pagka-brown. Ayan na nga guys.
sinipir ko kanina na patatas at sibuyas. Pinarito ko lang siya ng slice. Ayan. Mamaya ilalagay natin sa ilalim ng kanin with meat. Ayan guys. Dito na muna lang mag-end ang aking video guys. Kasi nga, lubat na yung cellphone ko. So, ayan. Thank you for watching. God bless everyone. Ayan guys, after ko nga nalubat kanina guys, nakapag-charge ako saglit. Ayan na actually natapos ko na prepare. Ayan na kanina yung pinirito kong kamatis, patatas at saka sibuyas. At saka yun naman yung meat na niluto ko. At saka ito yung procedure na paggawa ko na magluba. Maglagay ako ng kanin dito. After natin maglagay ng kanin, maglagay tayo ng sauce dito sa baba. Ayan guys, after natin maglagay ng kanin, ayan, ilagay muna natin ito ang mga sahog. Ayan guys, na-prepare ko na lahat. Nilagay ko na yung sa ilalim, yung patatas at saka kamatis at saka sibuyas. Tapos i-add na natin yung meat. Ayan nga guys, tapos na natin ilagay ang meat. Ayan, may meat na siya. Ayan ang meat. Tapos the last, i-add na naman natin guys ang kanin. Takpan natin ng kanin guys. I-cover lang natin yung kanin dito sa meat. Parang ginawa natin siyang baliktad lahat ng ingredients sa ibaba para mamaya pag inilagay siya sa plato, lang siya guys. Itataob lang siya ulit sa plato mamaya. So, ang lalabas niyan magiging sa taas na lahat ng sahog mamaya. Ito yung tinatawag namin dito na maglubalaham. Ito yung way ko ng paggawa ng maglubalaham. After nito guys, matapos ng bigas, ilalagay natin yung natirang sauce at saka lagyan natin ng color. Ayan na nga siya guys, yung color. Ngayon, i-mix lang natin siya para magiging light siya. Ay magiging red and orange. Ayan guys. Ito yung maglubalaham. So, ayan guys. Ayan. Tapos, i-add na natin yung sauce sa itaas. Ayan na nga guys. Na-add na natin yung sauce sa taas. Ngayon, ilalagay na siya natin sa oven ng 20 minutes. Depende siya guys kung kailan lulabas yung usok niya or uminit na siya. Kasi actually, luto na siya lahat. Ngayon guys, takpan natin at ilalagay na natin siya sa oven. Ayan guys, pero make sure lang natin guys na naka-push talaga siya pababa. Yung talagang para pag mamaya pag binaliktad siya, hindi masisira yung forma ng kanin. Ayan. Ganyan lang guys ang maglubalaham. Ayan guys. Ayan lang guys, to this video is maglubalaham. Ayan, thank you for watching. Ayan, dahil nasa likuran ko yung camera talaga as in. Makikita talaga na nasa kabila, nasa likod ko yung camera. Ayan guys, thank you for watching. Ayan guys, ito na siya yung magluba laham. Ayan.